Walang PJ Simon sa 45th season ng PBA na mag-resume na sa buwan ng Oktubre. Ilan weeks na lang ay mag-start na ang hinihintay natin na premier na liga dito sa bansa. Pero maraming fans ang nalungkot dahil si Super Sub ay nagdesisyon na nga magretiro sa pagbabasketball. Inanunsyo ito mismo sa kanyang Instagram post para magpasalamat sa 16 na taon niya kung saan naglaro ito para sa Pure Foods franchise, currently Magnolia, which the only team he spent sa kanyang entire career sa PBA. 40 years old na nga ito si PJ Simon. Talagang nasa tamang panahon na to to hang his jersey. Wala na nga dapat patunayan pa ang isang Peter Simon. Matandaan na expire na nga ang kontrata ni Simon noong pang January 31 at in-extend lamang ito on a monthly basis para sa kanyang jersey retirement day kung saan ito nakaschedule sa March 10 during halftime break kontra sa karibal na Hinebra para sa kanilang Manila Clasico showdown. Pero lahat nga ito ay hindi nasunod dahil sa pandemya. Dahilan para pansamantalang itigil ang liga dahil sa patuloy ng pagtaas ng COVID victim dito sa bansa. Dagdag pa niya dahil sa pagkamatay ng ama at sitwasyon ng COVID. Ito nga raw ang mga senyales na panahon na para magretiro. Ayon sa kanya, binigay niya ang 17 years sa pagbabasketball para sa PBA, sa Magnolia at sa lahat ng fans. At ngayon, panahon naman daw para ibigay ang focus niya sa family, especially maging first time daddy itong si Simon sa asawa niya na si Jessa. Fast trivia, sa mga hindi nakakaalam, ipinanak sa makilala Cota Bato, si PJ Simon is one of biggest collegiate basketball heroes sa Davao. Hindi man siya gaano kilala sa Philippine college scene like UAP or NCAA, pero gumawa pa rin to ng sariling pangalan at fanbase sa Mindanao. Dahil sa kanyang astig at excitement na galawan na talagang tumatak sa mga kalaban at manonood. At nanalo rin ito ng 3 MVP sa College League, 5-time Sultan Slams. Alam nyo ba, round 5, 43 pick ang 21-year-old PJ Simon ang pumasok ito sa 2001 PBA draft, which was picked by Santa Lucia, pero left unsigned and never gave a chance to prove his worth sa PBA. Sa tingin ko, lalong na-motivate itong si Simon at di na nagdrama at gumawa ng ingay sa PBL, kung saan tinangal siya na 2004 season MVP and led the Flash Liquid to a championship in a 5-game series laban sa star-studded na Wellcoat led by James Yap na naging teammate niya soon sa Pure Foods. While playing for Flash, inoffer agad ang free agent na si Simon for 2-year contract para maglaro sa kupunan ng Pure Foods sa pangunan ni Coach Ryan Gregorio, and the rest is history. His career high in the PBA is 42 points against Air 21 in the 2010 Philippine Cup. Sa kanyang 565 games sa PBA, nag-average ito ng 11.2 points, 2 rebounds, 1.1 assists, 35.4% from the arc, and 47.1 overall field goal shooting percentage. At ito naman ang accomplished ni PJ Simon sa kanyang 16th season in the PBA. 8-time PBA champion, 8-time PBA All-Star, PBA All-Star Game MVP in 2008, PBA Mythical Second Team in 2014, 2-time PBA Mr. Quality Minutes 2008 and 2014, PBA 3-time Shootout Champion 2019. And time's up! Hanggang dito na lang muna tayo. Good luck, the one and only PJ Simon. Ang dami mong na-inspired na tao, we'll miss your instant offense. Tayo na at mag-interact sa Kwentuhan Basketball. Let me know your opinion, leave a like, and please, please subscribe. This is At The Buzzer. You know the drill. It's game time. Hey, yo!